Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay po ng ating reaction, komento at opinion sa mga may init na issues at balita sa ating bansang Pilipinas. Shout out po sa lahat na ha, general na ito para hindi na humabang ating vlog kasi important pa ang ating topic for today. Sa ating mga viewers, likers, dislikers, no? Yung mga anti dyan, no? Mga pink tards, yellow tards, shout out na rin sa inyo. Magkomento po kayo sa ating mga videos, binabasa po natin yan. At minsan, nire-replyan natin. Minsan lang. Anyway, ito po ang topic natin, no? So, siguro nabigla kayo dyan sa thumbnail ng ating video. I-BBM. I-BBM eh, no? Ibabagsak muli. Yan, BBM. Ang Marcoses. First Lady Liza, patuloy na inaatake. Yun po yan. Kasi bakit po, no? Mga kababayan, within, ito pa eh, yung kasamahan natin dito, kababayan natin na si Miss Maharlika dyan sa LA, no? Banggitin ko na, kasi anong palang magano, blind item. O, kilala nyo naman kung sasabihin ko na Miss LA. Eh, siya lang naman dyan na matapang na vlogger, no? Na bumabangga sa mga kahit na sino pa, presidente, first lady, senator, o barangay tanod. Boldyakera nga daw po siya, no? Talagang nung last year pa yan, binoboldyak niya na tong si first lady, no? Hindi ko alam kung sino yung babaeng ahas na tinutukoy niya. I don't wanna mention names kasi wala naman po akong pruweba at hindi niya naman tuluyang sinasabi kung sino yung babaeng ahas na yan, no? So nagbigay po siya ng mga expose, may mga sabi na nating mga patunay siya na ganito nga ang ginagawa ni First Lady nung mga kampon niya, no? Ngayon nakakaaway niya na no, kinakaaway na siya nung mga sinasabi nilang mga empanada, ano ba empanada o ensaymada vloggers, mga dayukdok vloggers, mga sip-sip vloggers. Ayun na po yung mga anak ng siopaw. Sa totoo lang, no, ako po'y natatawa na napapaisip. Sabi ko, nung kumpanya, eh, no, campaign period, magkakilala itong mga to eh. Sama-sama itong mga to eh. Nung nanalo na, hindi ko alam bakit bigla na lang, buwink! Para pong ano, alam nyo yung split mountain, buwink! Biglang merong isang lightning na para nahiwa ang ano ba yung Pacific Ocean, the parting of the Red Sea. Yun po, no, itong mga kumakampi kay Miss Marlica. Oh, ayan. Yun naman kumakampi sa mga sip-sip ensaymada dayukdok, no? Ano ba yun? Mga bobong vloggers. Yun. Sama-sama sila dito. Atake, atake, atake. Sa bawat vlog ni Majarlica daw. May Majarlica pa. Ano ba? Teka mo na, nahilo na ako eh. Kasi po, mga kababayan, pinapanood ko po lahat sila. Whether you are a supporter, a loyalist, whether you are a hap-hap. Yung hap-hap, dating supporter, ngayon bumabanat na. No? Pati na yung mga sinasabi nilang DDS. Oh, no? Bago tayo pumunta sa ating topic, habaan ko lang to. Sa akin po, marami pong meaning ng DDS, no? DDS, dayukdok dilawan supporter. Yung isa, DDS, dickhead, dayukdok shitface. Di po ba? Ang daming yung pwedeng i-define sa DDS, pero ang totoong DDS, ito. Die hard Duterte supporter. Sino po ang mga yan? Yan po yung mga Duterte supporters na hindi binitawan ang Pangulong Duterte. Hindi kumampi kanino man, kundi nag-stick sa Duterte. Sino po ang mga vloggers na yan? Ay, nandiyan po. Gusto nyo banggitin ko? No? O, pasintabi na lang po, no? Kay Mr. Badong Aratiles. Mahusay po yan.
na magkomento. Pero yan po, he stick to what the President Duterte said. He stick with Sara Duterte. Naging pro-Marcos siya because of Sara Duterte. Sinasabi niya po yan, kulto siya ng Duterte. Oh, binatikos niya ba ang administrasyong Marcos? True First Lady? Ginatungan niya ba yung mga sinasabi ni Majarlica o ni Maharlica? May Majarlica kasi, no? Kumukuha siya ng ibang topic. Ayaw niyang patulan ito. Yung sinasabi na expose man ni Miss Maharlica. Yan, pinanonood ko po yan si Badong Aratiles. Makakakuha kayo dyan, no? Ng better information. At kung hindi kayo ma-stress, kasi ma-i-inform kayo. O sino pa? Eto pa, yung taga-Dabaw na vlogger, si Peps TV. Yan ang DDS. Hindi yung mga sinasabi nilang DDS sila, pero pumunta kay Isko. Ayun ba, in-endorse ng Pangulong Duterte dati? Hindi. Pero nag-Isko. O anong ibig sabihin nun? Hindi kayo totoong DDS. Diehard nga eh. Diba? O, ay bakit kayo pupunta doon? Tapos kinikriticize nyo pa yung kinampihan ng anak niya na si Marcos. O, yun ang tawag sa inyo. Eh di mga dickhead, the yokdok shit face. Pasintabi na lang po, no? Pero na, ako eh, natatawa na lang sa kanila. May ilalabas itong si Maharlika, saka yung kakampi niya yata doon, yung taga-taga Canada, yung lalaki. May ilalabas. O, pasok naman tong grupo ng mga loyalists and supporters daw, yung tinatawag nilang mga ano yung ensaymada bloggers, mga dayokdok, mga bobo. Ewan ko kung ano-ano na, ng mga masasama. Ewan ko. Sabi ko, ano ba naman tong mga to? Sabi ko, magkakasama kayo dati ngayon. Eh ngayon daw po eh, yan daw po daw si Maharlika eh makakasuhan na dahil sa kanyang ibinunyag, yung kanyang, ewan ko, voice recording yata yun, no? Eh sa kanya, ebidensya. Ang maganda sana dito sa mga sinasabi nilang dayokdok, ensaymada, bobot, tangang vloggers, eh maganda magpresenta rin kayo ng ebidensya para makounter nyo yung sinasabi nila, no? Diba? Katotohanan sa katotohanan. Facts again, facts. Hindi yung fuck you, diba? Oh, walang magagalit, ha? Wala po akong kinakampihan sa inyo. Pero eto po, lumabas po ito sa politiko. Kung maalala nyo, in-expose na rin ito ni Miss Maharlika, yung taga LA, na yung daw kapatid daw, ha, ni First Lady, na yung lalaking kapatid niya ay konektado doon sa yung pinapatawag ng Congress na si Michael Ma ba yun? Ayun, Michael Ma, business partner niya, ang kapatid ni First Lady Liza Araneta, na si, anong pangalan nito? Martin Araneta. Oh, yun. Dahil nga daw po ito, sa sibuyas issue, kaya po nagtaasan, sabi nila, onion smuggling. Connects the dots. Oh, pinakita po pa, yung sabi ni Marlica, oh, pareho pa kayo ng office, oh, mga gamit ninyo, the same building lang kayo, ganyan. No? Kaya po, binigyan ko ng titulo itong thumbnail, ibabagsak muli ang Marcoses FLE sa patuloy na inaatake. Kasi, parang sa akin po, kung meron mang kayo dyan na problema kay Attorney Liza, so nagbigay na kayo ng facts, and then let the Congress investigate. Diba? Eh, ito yan eh. Ang tanong dito, kakagatin ba to? Lalabanan ba ito ng pamilya Araneta? Hindi po Marcos ang ano dito. Oh, bakit babagsak ang Marcos? Eh, sino ba asawa ni BBM? Diba si Attorney Liza? So, ang ginagawa nila para ibagsak muli ang Marcos administration is through the wife. Remember, ha? Ito, sabihin ko lang, eh. Kung sabihin nyo, ang tanga mo naman, eh, bahala kayo, opinion ko to. Diba? Tanga rin kayo. Bakit kayo nakikinig sa opinion ko? Diba? O, eto yan. Sabihin ko lang sa inyo, sa mga history ng mga one or several mga greatest men of their downfall. King David, sino ang downfall niya? Huh? Si Samson, sino ang downfall niya? Si King, si Herod, sino ang downfall niya? Downfall niya. Oh, di ba? Si, yung sinasabi kong Herod, ha? Correct me if I'm wrong sa Bible, ha?
yung pumugot ng ulo ni John the Baptist. Bakit niya pinigutan ng ulo si John the Baptist? Ano yun? Nagsabi sa kanya, nag-udyok sa kanya. O sino pa? Yung mga na-downfall dahil sa babae. Yun. Diba, ang kahinaan ng lalaki ay babae since the beginning of time. Kaya itong mga to, no? Itong sila Miss Maharlika, saka yung mga iba pa niyang kasama, eh, binibira ng binibira ang First Lady. I don't have nothing against Maharlika. I don't have nothing against this mga Marcos loyalist supporters, vloggers, or whatever have you. But I wanna know that facts, the truth. Di po ba? Diba? Ako naman, di ko sisiraan tong First Family, ang bongbong. Bakit? Ano karapatan ko? Mag-aantay po ako ng investigasyon, ang resulta ng investigasyon, saka natin sila bibirahin. Kasi aantayin natin yung magiging resulta. Eh, sa kanila, nagbibigay po sila ng mga facts, ganito-ganito, pero wala pa po yan sa court of law. Wala pa yan sa investigasyon. Ako ganun po ako, aantayin ko ang investigasyon. Kasi si Representative Swansing, magpapatawag na ng investigasyon, pinapasabpina niya nga, pinapawarant niya yata yung sampu dyan eh. Karamihan yung mga potang enang inchik na yan. Diba? Basahin niyo na lang po yung balita, nandyan po yan, kalat po yan. No? Eto naman, meron na pong ulit lumabas. Sabi nga nila, baka ito yung source ni Maharlika. Ano yun? Si Ramon Tulpo po, doon po sa kanyang isang FB page copy yata o sit down with Montulpo, whatever, yung kanyang isang, eto po, tingnan ko, hanapin lang natin, ano, yung kanyang isang, ayan, From Where I Sit by Ramon Tulpo II. Ayun po, yan, pinick up yan ng politiko, no, yung politics.com.ph. Ang sabi sa news nila, kaya raw presyong ginto, Montulpo tags Liza Marcos brother. O tingnan nyo ha, hindi si Liza Araneta ang kapatid, pero ang nilagay Liza Marcos, pinadidiinan na parang may kinalaman ang Liza Marcos. Diba? Ang galing, diba? Ng naratiba. In onion smuggling, yung Liza Marcos brother daw, kapatid ni First Lady. Former Special Envoy to China Montulpo has accused. Sabi dito ng politiko, Martin Araneta, the brother of First Lady Liza Araneta Marcos, of involvement in the smuggling and hoarding of onions. In a series of posts on his Facebook page, From Where I Sit by Ramon Tulpo II, the Philippine Star columnist claimed Araneta is in cahoots. Magkasama daw. Dikit sila, sanggang dikit. With China-Philippines United Enterprises President Michael Ma, to control the supply of onions to jack up prices. Itong si Michael Ma, isa sa mga pinapatawag sa Kongreso ni Representative Swansing, no? The cost of a kilo of onions soared to as much as 600 pesos in late December 2022 to early January before easing in recent weeks after the government approved the importation of 21,060 metric tons of onions. Ito sabi ni Tulpo. Michael Ma, the alleged smuggler of onions, is president of China-Philippines United Enterprises, which holds office on the same floor as that of Attorney Liza Araneta Marcos. Kasosyo ni Ma si Martin Araneta, nakakabatang kapatid ni First Lady Araneta Marcos. Si Martin ay Vice President ng CPUE, yung Chinese-Philippines United Enterprises. Yeah, yan po. Tulpo said he tip off, binagbigay daw siya ng tip, no, kay First Lady about her brother's alleged involvement in onion smuggling, but his warning resulted in a fallout. O yun, siguro dati silang close ni First Lady, pero nung itinext niya, oh, First Lady, ha, ito warning lang, yung kapatid mo sangkot sa smuggling ng onion. Oh, yun, wala na. Break na sila. He shared the text message he sent to First Lady, which supposedly read, ito po yung text, Ma'am, please don't get mad at me. Oh, yan. I'm just trying to help the BBM administration. Please check rumors, Marites, that your brother Martin is involved in smuggling in the pears. Wow.
check before other reporters get hold of the rumors and have a field day. I've checked and since the rumors have basis, aray. Why don't you have Ariel Nepomuceno to take over if you want a clean Bureau of Customs? Agoy. Malaking pasabog to. Tulpo said he sent another follow-up text messages to First Lady expressing his concern about her husband, who's also the concurrent agriculture secretary. Ma'am, I told you about my concern for you when I told you. Nagmamalasakit lang po about your brother Martin's name being linked to smuggling. I told you that the reports which I first got from reliable sources would blow up. I wish you have listened to me since we were collaborating before BBM was elected. Oh, friendship nga talaga sila. I still have my heart for you and BBM. Oh, ayan po. Ay, nako. So, eto, na-pick up na nga. Ayan ang na-pick up ni Miss Maharlika. Siguro, oh, I'm just, correct me if I'm wrong, Miss Maharlika or whatever, di ba? Ayan, sumabog na. Nalaman na ng media. Kaya, kinoconnect na po ang dots na itong First Lady ay baka may kinalaman. No, dahil she is protecting her brother, si Martin, na sinasabi, allegedly, that your brother, sabi niya, na kahuts, ibig sabihin magkasama sila. Kasi siya po ang vice president ng CPU Enterprises. Ayan, masakit po ito. Kaya ito, mga nagpipil day na, lalo na yung mga anti-Marcoses dyan, no? Yung mga dilawan, mga pinktards at mga DDS, no? Eh, pinipick up na po yan. Pinagpiepiestahan na po si First Lady Araneta Marcos, which maybe baka siya pa ang maging dahilan ng pagbagsak muli ng Marcos. Kasi bakit? Nasa agricultural secretary po siya. Alam niyo na ang chismis? Di po ba? Sabi nila may pakpak ang balita pero mas matindi ang chismis ni Marites. Di ba? O ayan, kinokonekta na. Na sinasabing protector si Miss Liza ng kanyang kapatid. Siyempre, kapatid mo yan. Pero alam niya ba na yung CPUE nag-o-on yung smuggling? Tanong lang. Tapos sinasabi pa ni Tulpo, ni Ramon Tulpo, no, bakit daw niya nilagay yung Ariel Nepomuceno? Eh sino po ba yan? Nilagay niya sa Bureau of Customs. Eh baka itong Ariel Nepomuceno, di ba? Eh, alam nyo na, may bahid ng kalokohan. Eh, sabi niya, why do you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? Nako po, malaking ano to, malaking issue to kay First Lady Liza Marcos. Ano kaya ito? Dalawa na po, no? Si Maharlika, si Ramon Tulpo pa. Oh, ano na? Oh, yung mga supporters, loyalists, labas ng ebidensya. I-counter nyo to. Di po ba? Eh tapos, ang sinasabi nila ngayon, nakakasuhan nga si Miss Maharlika nung doon sa wiretapping. Posible daw. Eh, di kasuhan. Kung may kasalanan siya, may kasalanan siya, kasuhan. Di ba? Pero i-counter nyo muna ito kasi malaking issue po itong smuggling. Bakit nalilink yung pangalan ni Miss ni First Lady Liza Araneta dyan po kay Michael Ma at sa kanyang kapatid? Hindi porke ba't kapatid, ikalink na ako dyan? Hindi ba porket kapatid ko siya, may kasalanan na rin ako dyan? Pero yung isa pang pasabog ni Tulpo na bakit daw kinuha pa niya si Ariel Nepomuceno o sino po ba yung tao na yan? Bakit inilagay daw ni First Lady sa Bureau of Customs? Hindi po ako nag-aakusa kay First Lady. Yan po ang sabi ni Miss Ramon Tulpo sa kanyang social media page. O pinick up na yan. O ano na. Ang mahirap niyan, kung may katotohanan ito at dawit si First Lady, ano mangyayari kay Marcos? Kay PBBM? O diba? Babagsak muli ang Marcos through FL Liza. Ginamit si FL Liza para pabagsakin ang Pangulo. O ano na, mga supporters, loyalists, how will you defend this? May ebidensya
Eh, yung si Ramon Tulpo, ilang libel case na isinampa dyan. Sa palagay nyo ba, chismis niya lang yan? Di po ba? Malaking pasabog yan because onion smuggling or smuggling is economic sabotage. Alam ba ni Mr. Martin Araneta na nag-i-smuggling yung kanyang kapartner? Ayun ang tanong doon. Oh. Ang kung hindi niya alam, oh, may liability pa siya doon. At bakit hindi mabitawan diyan ni PBBM ang agriculture? May pinoprotektahan ba siya? Ayun po yung mga katanungan ng mga hindi na sumusuporta. Kasi yung mga loyalists at supporters na yan, they will depend to the death ang Marcos. Kaya hindi nila tatanungin yan. E ang mga hindi sumusuporta na, yan ang tanong. Kaya ba hindi mabitawan ni PBBM ang Department of Agriculture? Eh dahil may pinoprotektahan siya? Nakikialam ba ang First Lady sa mga appointments sa gobyerno? Ayan ba ay naaayon sa batas? Ayan po yung mga katanungan nung mga nasa side ni Maharlika. Di po ba? Tinatanong lang. Hindi po tayo nag-aakusa. Kasi sabi ni PBBM, eh bago daw siya umalis, dapat mapulpil niya ang bucket list niya. Ayan. Eh lumabas to, sumabog tong issue na to. Ayun ba ang bucket list mo? Ayun, kaya ganyan po ang ating thumbnail, no? Ibabagsak muli ang Marcos FL Lisa, patuloy na inaatake. Yun. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Diyan po sa pasabog ni Ramon Tulpo at ni Miss Maharlika. Oh, mga supporters and loyalists, counter nyo to, no? Labanan nyo. Okay, hindi yung sabi didemanda, didemanda, demandan nyo na. Sige, para magkaalaman na daw, sabi nung Miss Marley. Demanda nyo na rin si Tulpo. Tingnan nyo, nagpasabog. Totoo ba yan? O, yan? Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.